Hi guys! Welcome to my vlog! Hi friends! Kumusta kayong lahat? And welcome to my channel! Oh my god! Hello! Yun na nga po kasi. Paano ba to? A few moments later. And so, eto na nga po, nag-start na nga po ang ating video para sa una nating vlog. And para umpisahan po natin ang lahat ng ito, nais ko po munang ipakilala ang aking sarili. My name is Florence De Leon. You can call me Friends or Lau, kung saan po kayo mas komportable. Elementary friends ko ang tawag po nila sa akin ay Renz. Nung college naman po ako, tawag naman po nila sa akin ay Lau. So kung tatanungin niyo kung bakit Lawrence ang pangalan po at panglalaki, hindi ko rin po alam sa mama ko. Tatanungin natin siya soon. Oh my god! I am 23 years old from Pangasinan. Yes, I am a proud Pangasinense. At kumusta kayong lahat diyan mga taga Pangasinan? Ingat po kayo palagi at please stay at home kahit man po GCQ na tayo dyan or kung ano man po kalagayan natin dyan ngayon. Please, unahin po muna natin ang safety natin. Importante po kayo ng kalusugan ng bawat isa kahit sa kahit ano pa man po bagay niya. So dahil bago pa nga lang po ako sa YouTube world at ito po ang unang beses kong mag-vlog, humingi na lang po muna ako ng tulong sa iba pa natin mga friendships through Facebook na magbigay or mag-drop ng kanilang mga frequently asked questions or yung mga bagay na gusto nilang alamin tungkol sa akin. So bago yan, please do subscribe on my YouTube channel and tap the notification bells for you to be updated on my future upload. So, ang paninintay natin guys. Let's do this. So mga friendship, ang unang question po natin ay manggagaling kay Jenny May De Leon. So ang question niya po is, what is your favorite genre when it comes to music? One fact about me is, mahilig din po akong kumanta. At the same time, mahilig din po akong sumayaw. So when it comes to genre, siguro masasabi kong favorite po ang pop. Kasi most likely yung mga pinakikinggan ko, mga kinakanta ko, is yung mga popular music nowadays. Next question natin, nanggagaling kay Alea Nicole Milos. Shout out sa'yo, Nicole. And ang tanong niya is, ilan ang waistline mo, Ate Lawrence? Yan, mga friendship. Nasa usapang waistline na po tayo. So, ang waistline ko po kasi before is nasa 24. Pero, simula po na nag-start ako ng work, hanggang sa ngayon, lalo na po ngayong quarantine, alam ko maraming nakaka-relate sa inyo. Hindi ko na po sure kung ilan ang waistline ko, pero naglalaro po siguro yan sa mga 25 or 26. Anong hate mong subject? Galing po kay Jamila Shane Garcia. Yan, shoutout sa pizza ko si Jamila Shane Garcia. So, may sarili po siyang YouTube channel, pwede niyo rin po subscribe. So, ano nga bang hate kong subject? Siguro nung high school ako, masasabi kong hate kong subject is physics. Ako mga friendship, talaga. Kahit anong gawin ko, hindi ko na-absorb yun. Kahit tanungin nyo ako, wala talaga ako matandaan about physics. At siguro sa ano, college naman tatanungin ako, masasabi ko siguro some part of me. Hate ko yung major ko, which is accounting. Yun. Kasi hindi ganun kadali ang accounting. Hindi siya basta math. Although, I love math. Pero accounting, I don't think so. What? Next is, pag kinasal ka na ate, invited ba ako from Kay April? Yan, shout out kay April. Miss na kita, be. Ano to? Kasalan agad? Siyempre naman, pag kinasal ako, invited ka. So, dahil dyan sa tanong na yan, may mga follow-up questions pa. So, iisahin ko na lang ang pagsagot. Ilan anak ang gusto mo in the near future? Ilang babae at ilang lalaki from Ate Larry? At ilang taon mo balak magpakasal? Sa ngayon, kung ilang taon na ko balak magpakasal, gusto ko 28. Mga 28 to 30. Kasi 23 na ako ngayon, pero masasabi ko na hindi pa ako ready. Marami pa akong dapat unahin, marami pa akong priorities sa buhay. At
alam ko yung pagpapakasal na yan ay makakapaghintay. So, ilan anak ang gusto ko? Siguro, 3 to 4 pwede na. Kapag 3, 2 lalaki, isang babae, or 2 babae, isang lalaki. Kapag 4 naman, pwedeng 2 lalaki, 2 babae. Yun, mas maganda. Next is ideal age to get married and what you prefer, church wedding or beach wedding during sunset. Coming from Mary Larry. Yan, shout out po kay Ate Cha na nasa ibang bansa. And ideal age to get married, yun nga, siguro 28, 30, mga ganyan. Basta ready na, basta okay na lahat, walang problema. Church wedding ba or beach wedding during sunset? Siyempre, sa concept na yon na during sunset, siguro mas maganda kapag beach wedding para mas appreciate yung sunset, diba? Hello? So, yun. Church wedding kasi, kahit noon pa man, kahit sa mga parents natin, nakagawian na natin yan, nakasanayan na natin, na mas magandang ikasal talaga sa simbahan. Pero yung, kung sa beach wedding naman, pwede naman siya para naman maiba. Feroz Bautista, yan, shout out sa your girl. Kumusta ka na? Miss ka na namin. Umuwi ka na dito. So, ang tanong niya is, what is your favorite food? Favorite food ko, siguro pagdating sa ulam, madalas. Madalas kong niluluto, sinigang. Sinigang talaga, girl. As in, mga friendship, sinigang. Basta yun. Next, what made you decide to enter YouTube? To think there's a lot of things need to consider. Coming from Melchor Agisanta. What? Wow, pang-pageant yung tanungan ni Sir Melchor. Sa'yo, kamusta ka na? So, ano nga bang naisipan ko? Bakit pinasok ko ang YouTube? Sa panahon kasi ngayon, alam niyo yun, lahat naman tayo nakatutok sa social media. Kahit ako man din, Facebook, Facebook. Pero kasi kung kukonfirm mo naman, sa Facebook kasi, kadalasan toxic na ngayon mga friendship, di ba? Makikita mo ano na doon klaseng post na makikita mo sa Facebook. And sa YouTube naman, na-inspire talaga ako sa mga nagpa-vlog na, sa ibang mga nagpo-post. Alam niyo yun, na-express nila yung sarili nila. Feeling kong makakatulong nito sa mga taong nalulungkot or nalidepress. Alam niyo yun, instead na magmukmuk kayo, why not gawin niyo to? Instead na kausapin niyo yung sarili niyo, why not share your ideas to others? Para naman makita nila at ma-inspire niyo rin sila gaya ng ginagawa ko na sana ma-inspire ko rin sila. Next is, most embarrassing situation na nangyari sa'yo, ate. Coming from Kian Paranto. Yan, so shout out kay Kian. So may sarili rin po siyang YouTube channel. Pwede niyo po siyang isubscribe. Just search for Brains Caranto. Yan, pa-support din po siya. So ano nga pang most embarrassing situation na nangyari sa akin? Kadalasan na yung kapag ka nasa pila ka, lalo halimbawa sa SSS, o kaya mag-claim ka ng padala, magpapadala ka, ganyan. Or kaya sa bangko, tapos nag-fill up ka, pangalan ko syempre Lawrence, tapos tatawagin ka nila, Sir Lawrence! Ganun. Hahanapan nila ako ngayon ng ID. Ay, babae ko pala. Tapos tinginan sa akin yung mga ibang kliyente. So yun, nakakaya. So next question ay manggagaling ko kay Kenneth Castaneda. Yan, shout out sa best friend ko. So ang tanong niya ay, how do you keep motivated every time you feel discouraged? So maraming pagkakataon na nade-discourage ako mismo sa sarili ko na minsan iniisip ko kung kaya ko ba to, kung magagampanan ko ba to. Minsan nagda-doubt ka sa sarili mong kakayahan. Iniisip ko na lang palagi yung motto na to. If they can, I can. Yan lang kung pinatatak sa isip ko. Kung sila nga, kaya nilang gawin. Kung sila nga, nauumpisahan nila. Kung sila nga, masaya sa ganito. Bakit hindi ko sumukal? Bakit hindi ko gawin? Wala namang masama kung mag-fail ako. Wala namang masama kung hindi mag-work ang bagay na gusto kong gawin. But at least I tried. Diba? Yun yung importante. At least sinubukan. Ang mahirap is hindi mo pa sinisimulan at hindi ka pa nag-uumpisa. Hindi mo pa siya sinusubukan pero sumusubukan. So next is nanggaling naman kay Christian Dave Mendoza. So shout out kay Dave. Hi sa'yo. Ang tanong niya ay, ano pong unforgettable moment or experience nyo sa life? So for me, the most unforgettable moment or experience ko sa buhay is yung last year na birthday ko. Yes, with special birthday ko. Extra special. Tapos kasama ko pa yung family ko. Nag-celebrate kami with my titas, mama, papa, and of course, to that special someone. So next, ay galing kay Jonas. Yan, so hi muna sa'yo sa best friend ko si Jonas. Ang tanong ko niya sa akin is, kumusta ka na? Ano na pinagkakaabalahan mo sa buhay mo before mo maisip mag-vlog?
At follow-up question niya is, ano ang vitamins pampatangkad best? Paano nga ba ako nag-come up nila sa pag-vlog? Before, I'm working construction firm. Last month, nag-resign ako. So, ngayon, dahil lockdown, so, taong bahay lang muna ako sa ngayon. And, yung tinatanong niya kung anong vitamins pampatangkad, gusto ko rin malaman, uy! Bahala ka sa buhay mo! Gusto ko rin malaman. Kasi, alam niyo yun, lahat na ng paraan ginawa ko na, sabi nila, tumalon ka ng tumalon kapag New Year para tumangkad ka. Nakailang taon na ako, taon-taon na akong tumatalon, pero wala pa rin pagbabago sa height ko. Noon naman, uminom naman ako ng vitamins, pampatangkad. Pero, wala talaga. So, ako ba talaga tinanong mo, bes? Why you bullying me? Next question is, para sa'yo, based sa experience mo, what is love? So, realistic daw siya, hindi yung ideal love na gusto natin. For me, love is about not giving up. Why? Sa panahon ngayon, napakadali tayong humanap ng rason para iwan natin ang isang tao. Napakadaming problemang na-encounter natin sa araw-araw. Hindi lahat ng oras ay okay tayo, okay ang samahan natin. Hindi lahat ng pagkakataon ay naaayon sa gusto natin. Maraming rason para mag-give up tayo sa isang tao. Pero kung mahal mo ang isang tao, hahanap at hahanap pa ng kahit isang rason para mag-stay sa kanya. Love is about satisfaction and appreciation. Sabi mong totoong nagmamahal ka kung marunong kang makontento. Hindi lahat ng tao kaya mag-provide. Hindi lahat ng ideals mo or pangarap mo ay kaya niyang ibigay sa'yo. Pero the mere fact na gumawa siya ng isang bagay o kahit maliit na bagay man ito at na-appreciate mo at na-satisfied ka, that's true love. Kasi hindi lahat ng tao kontento sa kung anong meron sila. Kontento sa kung anong nakukuha nila. Kontento sa kung anong nakikita nila. Kadamihan, laging hinahanap kung anong meron sa iba. Sino-compare nila kung ano ang meron sa iba na wala sila. That's not love. So love is satisfaction and appreciation. Love is about giving some effort. Well, madali lang naman po mag-effort kung tutuusin. But I'm not talking about the typical effort na i-surprise mo siya sa birthday niya, sa mansari ninyo, sa anniversary ninyo. That's common effort na kahit sino pwedeng gawin, kahit sino kayang-kayang gawin yan. What effort I am talking about? Yung effort na magbigay ka ng oras kanya, effort na kasama mo siya, pagsilbihan mo siya, ipagluto mo siya, yung gagawa ka ng effort ng isang bagay sa kanya para lang mapasaya mo siya. Pero sa sarili mo, hindi ka naghahangad ng kahit ano pang kapalit. That's love. Love is embracing one's imperfection. Kasi we all know that nobody's perfect. May mga bagay na ayaw natin ginagawa ng isang tao. May mga ugali tayo na ayaw natin ginagawa niya. Ayaw natin na nakikita sa kanya. But isipin natin mabuti. Hindi siya perfecto at hindi rin tayo perfecto. Pero once na in-embrace natin yung imperfections na yun, masaya lang tayo. Masasanay na lang tayo sa ganitong bagay. Kahit dumaan naman yung mga problema, kahit maulit man ito, alam na natin i-handle. Kasi minahal natin ito eh. Minahal natin kung sino siya, minahal natin kung ano siya. Minahal natin yung mga bagay na hindi perfecto sa kanya. At yun yung mahalaga. Ang next question natin ay manggagaling sa best friend kong si Joy Mary. Hi sa'yo, best ma Joy. Ang tanong niya is, para sa'yo, ano ang perfect definition ng happiness in life? So, for me, ang perfect definition ng happiness in life is when you can be satisfied on whatever you have right now. Yung sapat na kung ano man ang meron ka o kung ano ka ngayon. Perfect definition of happiness is when you stop comparing yourself to others. Because you are happy enough to appreciate everything you have in life. Every single thing makes you feel na napakaswerte mo. Dahil hindi mo na kailangan humanap ng mga bagay na meron sa iba. Dahil alam mo sa sarili mo na nasa'yo na lahat ng rason para maging masaya. And for me, that's the perfect definition of happiness in life. Last question na nanggaling kay Jenrick Felizardo. So yan, hi sa'yo. Ang tanong niya ay, anong meron ka na masasabi mong wala sa iba at bakit?
yung family ko. Family ko na napaka-supportive, family ko na laging nandyan para umalalay sa akin sa lahat ng bagay. Pamilya ko na hindi man kami kumpleto pero masasabi kong masaya. Meron akong mga kaibigan na kahit hindi ko man madalas makita, hindi ko na madalas makausap, hindi na kami madalas nagkakasama, pero niminsan hindi nakalimot. And my loved one. That loved one is not just my loved one. He is not only my special someone, but he is also my best friend, my best enemy. He is my everything. Na masasabi kong napakaswerte ko kasi may isang tulad niya na kayang i-handle ang sangkulad ko. Meron akong tulad niya na kayang tanggapin kung sino ako at kung ano ako. Meron akong tulad niya na kayang magmahal sa akin ng buong-buo. Kaya masasabi kong napakaswerte ko kasi ito yung mga tinitreasure ko talaga na masasabi kong meron ako na hindi lahat ng tao ay meron nito. And yun na nga mga friendship, natapos din ang ating Q&A portion para sa ating first vlog. Sana ay nagustuhan ninyo ang ilang mga katanungan at ang mga sagutan natin. So please, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at turn on your notification bell para maging updated na rin po kayo sa mga future uploads ko. So yun muna sa ngayon mga friendship. See you on my next vlog. Bye-bye!